bata pa ako, wala na akong papa. So, ang kabataan ko, instead na ini-enjoy ko, naghahanap buhay na ako. So, lumaki ako sa pamilya na naghahanap buhay na never kong naranasan yung naranasan din ni Yam-Yam na wala kaming TV, natutulog kami sa papag, yung sakit ang kahoy, di ba bamboo? Ang sakit sa kahoy, tapos gustong-gusto ko matulog dati sa kapitbahay namin kasi foam yung higaan nila, tapos amin hindi. So, yun, lumaki talaga ako, nag-high school ako, nag-working student ako para sa tuition ko na, kasi ang mama ko, kumikita sila para sa mga kapatid ko na college. So, doon ko na medyo mahirap ang buhay nung namatay ang papa ko. Sobrang baka pa ako kasi doon ko talaga napifeel na grabe ang hirap ng buhay na hindi ko dapat, kumbaga, hindi ko siya deserve na maranasan niya. Maranasan ko kasi bata pa ako eh. Bata pa ako. Ang dami ng hardship sa buhay ko na gusto kong matikman yung buhay ng ibang bata kasi sobrang hirap. Kaya nung nag-college ako, yung gusto kong kurso, hindi ko siya naabot kasi walang pera. Gusto ko ng nursing pero ayaw ng mama ko kasi hindi nga maka-afford. So hanggang 2 years graduate lang ako. Tapos pagka-graduate ko, naranasan ko pa na yung vision ko, isang bayad lang. Every exam di ako nakakabayad, lagi akong promise. Kaya ang tawag sa akin dati, Miss Promissory Note. Kasi nag-i-exam ako, promissory note lang yun. Tapos, wala akong lunch. Sa college ako, grabe din. Wala akong baong lunch. Nakikikain lang ako dun sa mga ibang friends ko na may pera. Kasi ang motivation ko makatapos talaga ng pag-aaral. Kasi alam ko naman yung mama ko, ang dami. Sampo kami magkakapatid, so ang daming gastusin, ganun. So, kaya ako lumaking ganito katapang. Kung ay matapang na matapang talaga ako. Never ako naging weak sa pamilya ko kasi naging breadwinner din ako kahit ako ang pangyangge. So, nung pagtapos ko ng college, nagtrabaho agad ako. Never ako nag-graduate ng college, bali nag-stop. Graduate ako ng college, nagkatulong ako. Nag-private midwife ako sa anak ng doktor. Naging volunteer ako sa mga hospitals na kahit allowance lang. Kasi nga, gusto kong maka-experience para mag-abroad. Abroad talaga ang nasa utak ko. Kasi ang nasa utak ko, pag nasa Pilipinas kasi ako, oo, may sahod, pero not enough. Unlike kung abroad ako, maraming pera. Na yun ang nasa utak ko talaga dati. Kaya, ang dami kong trabaho na pagdaanan, naging katulong. Kahit sa Pilipinas, pa private midwife ako, pero katulong din yung role na yun. Magkano lang sahod. So, napunta ako sa Hong Kong talaga. First time ko sa lahat ng bagay na parang ang layo sa pamilya. Ganun. Tapos, ako yung tipong dalaga na kung unahin ko ang sarili ko, kaya ko. Kung maluho, luho. Pero ako talaga pamilya. Lahat ng sahod ko, pinapadala ko sa pamilya na never akong bumibili ng sarili kong gamit kasi inuuna ko talaga pamilya ko kasi especially for my mom kasi 72 years old pero never pa niyang naranasan na magandang buhay. Yung deserve naman ng mama ko for 72 years na nabuhay siya na puro paghihirap. Kaya gusto kong bawiin yun na kahit hanggang buhay siya, gusto kong ipagkita sa iyo na maramdaman niya yung asenso ng buhay. Kaya nagsumikap ako. Kaya at my age na mag-29, ayoko talaga mag-asawa kasi gusto kong i-focus muna yung sarili ko sa pamilya ko. Kasi pag nag-aasawa ko, madidivide na kasi yun yung family at saka pamilya ko. So ayokong mangyari ng ganun na gusto ko 100% muna sa pamilya ko kasi may goal ako sa mama ko na gusto kong abutin na hindi ko naabot pa ngayon. So nung nakapasok ako dito sa PBB, sobrang happy ko talaga kasi dream to ng mama ko, dream ko din to. So, nung nasa Hong Kong ako, ginive up ko talaga. Alam kong kahit katulong ako sa Hong Kong na sobrang baba talaga ang tingin sa amin dun eh. Alam ko, especially sa ibang chikwa, nakatulong lang kami kunyang-kunyang ganun. Pero pasalamat ako sa amo ko kasi tinuring nila akong pamilya na yun talaga lagi ang sinasabi ko sa Panginoon, thank you God na parang hindi mo ako pinabayaan sa laban ko na ganun. So, kaya nung nakapasok ako sa PBB, ang goal ko lang talaga is yung makamit ko yung dreams ko, manalo. Pero aside from that kasi, gusto ko ding maka-impluensya, lalo na sa mga taong lumaki sa masaganang pamilya. So, may times talaga na, yung nasabi kasi talaga ni Yam-Yam sa akin na bossy ako, yun yung parang sabi ko,
hindi talaga lahat ng tao pantay-pantay yung paningin. Kasi ako kasi yung taong... alam kong hindi nyo naranasan to. Gusto kong iparana sa inyo para naman matuto kayo sa buhay. Kasi ako, ang dami ko natutunan talaga sa Mayna, which is sobrang thankful ako. Kasi kung hindi ko natutunan yung mga bagay na yun, hindi ako mag-grow as ganito ka-strong na personality ko. So, yung unang first impression ko kay Yamyam ganito kasi yun. Yung gusto ko siya kasi Bisaya, magkaka-language kami. At the same time, pareho kaming funny. May sense of humor kami. So, nung dumating ako dito, medyo alam ko na din parang na-over ano na ako kay Yamyam. Kasi feeling ko talaga feeling close na ako sa iyo sa time na yun. Kasi nakikitaan ko kasi sa iyo yung magkalingwahe tayo eh. Pareho tayong joker. So, tapos may time na nahihiya akong utusan sila kasi alam ko kasi sila na okay ang pamumuhay, na ayokong mag-assume na katulong lang ako sa hongko tapos pagdating dito mag-utos. Kaya ikaw ang inuutusan ko kasi magkaintindihan tayo sa isa't isa. Kaya sabi ko, si Yamyam na lang siguro ang madali kong utusan kasi mas alam kong, kasi wala pa naman si JC noon eh. Kung si JC, alam ni JC talaga na yun ang role ko sa camp, ganun. So, na pasalamat din ako kasi naging open si Yamyam sa akin kung ano yung palang ayaw niya. Pero nung time na yun na inutusan kita, hindi ibig sabihin na naging bossy ako. Gusto ko lang din talaga na makakita ako ng tao, nakatuwang ko dito sa loob ng bahay. Kasi nasanay kasi akong kung saan akong bahay nakatira. Ang bahay na yun akin, hindi sa amo ko. Kasi gusto ko din sa bahay kung saan ako tumira malinis. Ganun. Katulad sa bahay ni Kuya, hindi lang naman tayo pumunta dito para ipanalo ang task eh. Nandito tayo para makipagsalamuha sa individual, part na din yun kung paano natin pangangalagaan ang bahay na tinitirahan natin. Kasi hindi naman siguro natin papayagan na matutulog tayo sa maruming bahay, diba? Dito tayo kumakain, dito tayo nag-i-stay. So, mas maganda kasi sa mata, mas maganda sa pangatawan kung malinis ang bahay. So, yun ang gusto ko talaga i-apply sa ating lahat. Tapos, ang hirap din naman na, ang hirap din sa edad natin ganun, nauutusan pa kayo kung saan kayo, diba? Kasi may sarili na tayong pag-iisip eh. Tapos, ang number one ko yung nagustuhan ko, dapat may care talaga tayo sa bahay na to kasi hindi akin to, pinatira lang tayo ni Kuya. At yung pagpatira ni Kuya sa atin, malaking bagay na sa atin noon na ibalik natin kay Kuya, isuklian natin ang pagpili nila sa atin kasi millions of people nag-audition para dito eh. So yun lang ang hiningi Kuya, na tumira kayo sa bahay ko pero kailangan nyo pangalagaan ang bahay ko. Kailangan nyo din iturin ang bahay na ito na bahay nyo. So dapat gusto kong mag-gets nyo yung point ko. Kaya ayoko talaga makakita ng madumi kasi nahihiya ako kay Kuya talaga. So gusto ko talaga lahat tayo magtulong-tulong. Tapos kay Joaquim, ang expression, pero salamat niya at sinabi mo sa akin, at least ngayon I know my boundaries na hindi pala talaga lahat ng joker kasi ako joker ako yan, pero pag lahat ng binabato mo sa akin, walang effect yo. Hindi ako basta na o-offend. Basta wag mo lang ako laging tawaging baboy-baboy. Nag-iinis din ako doon kasi alam ko namang baboy ako. Ba't ulit-ulit yun. Pero aside from that, ako yung taong never ako na o-offend talaga. Never, never. Impression ko kay Kang Joaquim, kami yung first batch sa camp. Nakikita ko sa kanya, mayaman talaga siya, sa kutis pa lang. Pagpasok niya, mayaman. Tapos nung the way magsalita si Joaquim, siya talaga yung pinakamatalino. Matalinong bata, matalino siya. Pero madali lang kasi kami sa camp eh. Pero siya na yung anak ko sa camp. Ang pinakagusto ko sa kanya sa camp, willing siyang matuto sa lahat ng bagay. At pagdating ko dito, nakikita ko talaga sa kanya kung paano ko siya tinuruan sa camp, dinala niya dito. Kaya hindi ako nahirapan kay Joaquim na mas gusto ko siyang utusan, anak, gawin mo to kasi hindi siya nagre-reklamo. At alam ko din, willing siyang matuto sa lahat ng mga bagay. Kaya, anak, sabihin ko sa iyo, proud ang mami mo sa iyo kasi kahit ako hindi mo ako mami-mamihan mo lang ako. Pero yung mga sinasabi ko sa kanya na ano, kasi yung mga pagkatalino, given na yun, inando na yun sa kanya, ang kailangan niya ma-experience. Yung mga hindi niya na-experience, katulad ng mga paglilinis, pagluluto, ganyan. So thankful ako kasi in-absorb niya yan at hindi siya nag-complain sa akin. So, ang payo ko lang sa kanya as a nanay na at a mami, ang pagkatalino kasi minsan ni Joaquim, na parang masasabi niya at masasabi kung ano yung gusto niya, pero without knowing na nakaka-offend siya sa iba. Kahit ako, tinatarayan niya ako, pero ako as a mami kasi hindi ako yung nagkikim-kim. Sinasabihan ko talaga siya, nakbawal yan kung ako chichinilasin kita kasi para naman yun for your own good anak na
Kasi hindi lahat ng tao kaya kang intindihin. So dapat, bago mo ibato yung mga words na yon, isipin mo muna kung itong words nakakabuti ba sa isang tao. Kasi maganda ang prangka. Gusto ko talaga ang prangka, nagpakatotoo ang saloobin mo, sinanabi mo. Pero may time kasi na dapat intindihin talaga first bago mo ibato sa isang tao. Pero the rest of that, I love you and I like you kasi grabe ang pag-improve mo as a ikaw. Kung ako nanay mo, maging proud ako sa'yo. So for Fumiya naman, first time I came here, it's very hard for me to adjust because I see you only talk to Yam Yam, not for all housemates. So yun ang nafe-feel ko na it's hard for me to talk to you because you and Yam Yam only have the only conversation, something like that. So, but gusto ko sa'yo is you always thank you. What I like you the most. Because every single, kahit kunting ano lang, lagi ka nagti-thank you. So, ang Pilipino kasi ganyan din eh. Kaya may na-adapt mo din yung pagkakultura na pagka-Pilipino. Tapos, yes, you are cool, you are cute, and then napaka-talented mo na tao. Tapos, napaka-honest. Ikaw yung nakilala kong taong napaka-honest. You're so very honest. Which is, I like you na basta honest, you're so honest. Then, cute, charming. Then, for me, si Mitch yung una ko nakita, nakilala sa camp na close ko, aside from Abby. Kasi si Abby talaga yung close na close ko na ano talaga. Tapos si Mitch, kasi kami yung first na ano. Si Mitch yung tipong babae na, di ko rin, nagigets ko na siya yung first na, pero babae, pero nung nasinabi na, nagigets ko na ganun siya. Pero si Mitch yung napaka-strong na babae kasi na walang keme din siya, direct to the point. Na kung anong sabihin niya, si sinasabi niya na gusto ko din. Tapos, ate din siya kasing gumanap yung kumusta ka na, lagi siya nagkikare sa atin lahat. So, gustong-gusto ko yung attitude niya, especially sa parents niya, bait ng parents niya talaga na feel ko talaga anak nila ako kasi lagi niya, na first time ko narinig sa ibang tao na tinatawag akong anak, which is papa ni Mitch yung tinawag akong anak Grace na, oh, kapatid pala kami ni Mitch kasi anak. So, sobrang thankful ko sa pamilya ni Mitch at sabah. Kay Mitch din sobrang thankful ako kasi tinuring niya din akong kaibigan talaga na kahit andun ako sa camp, siya nandito. Pero nung every time magkita kami, nagbebeso talaga kami kasi nafe-feel ko hindi siya plastic sa akin. So, kay Lou naman, Kay Lou naman, siya talaga yung tipong babae na gusto ko talaga sa kanya. Wala talaga siyang arte sa lahat. Siya yung babaeng kahit modelo siya pero hindi ko siya nakitaan ng kaartihan sa katawan o sa ibang tao. Siya din yung tipong babaeng hindi namimili ng kaibigan. So, gustong-gusto ko talaga na hindi ako nahihirapan i-adjust dito sa loob ng bahay kasi nga parang lahat kayo open, especially na sa mga girls na si Ludin na close talaga. Yung feeling ko matagal na akong housemates, yung ganun. Tapos, nung bago pa ako dito, na-shock ako sa kanya na alam niyang wala akong damit kasi puro labahin, pero pinahiram niya akong damit na kasi modelo siya eh. Kung ibang model yan, ma-artist, ma-selan yan. Pero pag siya talaga nag-approach sa akin na you can borrow this one, na-amaze talaga ako kasi hindi ko in-expect yun. Kaya hanggang ngayon, tinitreasure ko yung sarili ko. Kaya kung naboto man kita nun, gusto kong umiyak, gusto kong ano, kasi hindi ko naman alam, yun pala yung dahilan ng boto na yun. Akala ko sabi-sabi lang yun. So, kasi observation lang naman, yun din kasi ang na-observe ko kay Luna. Although, marami naman din ako na-observe, pero yung ang nakita ko si Formero kay Luna, alam kong pagod din eh. Pero yun nga ang explanation ko, na hindi naman tayo pumunta dito para lang naman sa task at ipanalo yung cast. Lahat-lahat na dapat doon na. Kaya ako kahit pagod ako, gusto ko talagang gumalaw pa sa bahay kasi nga gusto ko talaga malinis ang bahay kasi nakakapagod yung pagod ka pa tapos ang kalat ng bahay, mas doble ang pagod. So, So pero nung nakita ko ang improvement ni Luna, ako yung nagigilty sa sarili ko kasi bakit ko kasi sinabi to yun tol. Oo, parang nagigilty talaga ako Luna. Yun ang tuloy, nahuhugas na tuloy si Lu. Baka sabi, favorite ko yun. Baka na-misunderstood ni Lu, pero gustong-gusto ko talaga yung ugali ni Lu. Tapos never siya never niyang tinanggap yun na negative, na it's positive na. Kasi kung iba yun, baka magdi-distance na siya sa akin kasi nga, di ba? Pero nakita ko sa kanya-kanya, walang pagbabago, parang walang naganap na sabitan doon. Kaya, I love you and sorry for that. Basta, now kilala ko naman kayong lahat. So, dahan-dahan na nakikilala. So, I love you and thank you for accepting me as your friend. Na, alam ni Andrea na lagi kong sinasabi sa kanya talaga na,
hindi si Lou yung tipong babae na karapat dapat saktan. Kung sure ka na sa feeling mo, make it sure. Pero kung hindi ka sure sa feeling mo, huwag mong ituloy. Kasi ayoko yung... ayokong masaktan talaga si Lou. Kasi si Lou yung karapat dapat na babae na respetuhin, mahalin, alagaan. So, for you, Andre, we are here for our dreams. So, alaintindihan ko yun na makikita mo si Lou at makikita mo. Pero ang tanong ko lagi, what if nasa outside world tayo? The feelings here and the feelings there are the same. Yun lagi ang sinasabi ko sa iyo. Kasi gusto ko talagang, gusto kong makakita si Lou ng lalaking mahalin siya ng buong buo at tanggapin man siya kung ano yung mga ups and downs niya sa buhay. So, thankful ako na andyan ka, Andre, for taking care of Lou. Because si Lou yung babaeng karapat-dapat din mahalin. Thank you. Thank you so much. And, diba, I told you na ibigay mo yung bear kay Lou kasi nakikita ko sa mata ni Lou na kahit di niya sinasabi na gusto niya si bear, pero nakikita ko sa mata niya na gusto niya. That's why I told you the secret of this, that if you want to give something to Lou, just give this bear to her. Then, I love you. And then for Andre, I love you, bro. You're so cool. Also, and sorry for that one point. Guilty din ako doon kasi... yes, and sorry. Kasi nakitaan kita ng ganun. Pero ngayon, wala na ako nakikita ganun. Kasi lahat naman tayo nagbabago. So, yun lang ang importante eh. Kung ano yung mapupuna. Dapat syempre, maipakita mo rin na mali. Maprove mo sa akin na mali ako. I'm wrong that I'm giving you one point. Something like that. But at the same time, you are a good leader. Nakikita ko sa kanyo ang pagiging leadership mo. You're so chilled. Nakikinig ka. You're listening to our opinions with Kuya Mark and me. And napaka-care mo sa mga members mo, especially for me. Na alam mo, nasasaktan ako. You keep me massage like that. I'm so very thankful na tayo ang magkagrupo. Tapos, you're my brother. Something like that. Tapos, my sense of you more than... basta, I really like you. If I'm single and you're single, we're still together. But it's joke only, bro. I love you, bro. I love you both. Basta, sa ngayon muna, dreams muna tayong lahat, ha? Tapos, later on na natin i-work out yung mga, dapat i-work out pag nasa outside world na tayo. Kasi, hindi naman tayo nagpunta dito para maghanap ng girlfriend or boyfriend, di ba? Part yan, pero reach for our dreams muna din. Later on, taking care of each other, especially for feelings of love. Kasi lalaki ka. Girl si Lou, I really love Lou. Promise, I really love Lou. I mean the things I say, and I want to do it right. Yes, don't hurt Lou or else I will hunting you and kill you. Bro, promise, bro. Then for JC, first impression ko kay JC nung pumasok sila sa camp na guwapo, tapos misteryoso, pero gusto ko lang ipaalam sa inyo na si JC yung tipong lalaking ang sarap mahalin. Siya yung lalaking napaka-seryoso, napaka-faithful sa partner, napaka good example as a son, napaka family oriented, parang ang mahal na mahal niya. Tapos gusto ko sa kanya, never niya ikinahiya kung ano ang trabaho ng pamilya, na especially domestic helper yung mama niya, na which is yun din ang naging trabaho ko, na naging proud siya. Kasi aminin man natin sa hindi, maraming domestic helper na kinakahiya ng mga anak nila, na kahit pinatapos sila ng pagiging domestic helper pero pilit silang ikinakahiya ng mga anak nila, which is yun ang pinakaayaw ko. So yun ang nakikita ko kay JC na salamat sa pag ganun ang pagtingin mo sa mga nanay. Kasi yung mga girlfriend, mga asawa, mapapalitan yan, pero ang magulang never. Kaya mahalin natin talaga ang magulang natin, kasi wala tayo kung wala sila. So yun, parang package deal na kay JC na lahat. Walang negative vibes ang nasa sayo. So keep it up. Kung ano man ang mangyari sa atin, kung maghiwalay man tayo, sana i-cherish at saka maalala natin ang isa't isa. Then, I love you, love. Then, as your ate naman. Wala na umalis siya yun. Ako na naman umalis siya. Yung pangalan mo, no? Breaking card. Yung wala ka dito, JC, ako ng JC. Tapos, sobrang wala. Parang malakwat. Oh,
Tapos kang Kuya Mark, nung first impression ko sa kanya sa camp, nakita ko sa kanya, kasi pag alam ko Bisaya ko, gustong-gusto ko na siya kasi nga, Bisayang-Bisaya kami, gusto ko yung vibes, tapos Joker, tapos Kuya, ganun. May times man na nag-argue kami ni Kuya na lahat naman tayo may misunderstanding talaga. Oo. Natural na natural yun, especially na sa mga personality namin. Kuya has a strong personality. Even me, I am so very strong personality. So nag-abot yung very strong na strong and strong. Nagka-conflict kami konting-konti, but the good is that hindi niya tinatanggap nun as a negative talaga masyado. Na nung dumating ako dito, in-expect ko kasi magpa-plastic, mag-aano si Kuya sa akin na itatanim niya yung galit na andun sa camp. Kasi may something kami sa camp na parang nag-open kami na sino yung pinaka-ayaw, tinuro namin si Kuya Mark. Which is, kung ako din naman sa side ni Kuya Mark, masasaktan at masasaktan din ako. Pero naging honest lang din kami sa feelings namin. So which is, thankful ako kay Kuya Mark kasi hindi mo yun tinanggap as a negative, Kuya. Salamat for that. And then, when I came here, parang inano mo ako na okay tayo, wala tayong issue doon, let it go, parang ganun. So salamat sa pag-alaga sa aming lahat, sa kanila, especially sa pagluluto, sa pagiging supportive mo na pag-member namin ni Andre every time we want to drink water and we don't want to stand, you're always there to get water for, diba? Thankful Kuya, lagi namin sinasabi ni Andre na ang sarap ni Kuya makasama, ang sarap ni Kuya maging teammate. Oh, ang sarap niya maging teammate. So thank you. And naiyak kami nung nalaman namin na hindi kayo okay ni Api masyado kasi lahat kami sa camp. Nung time na crossover, lahat kami nagdi-dreams na ikaw ang unang magko-crossover, hindi kami. Wow, thank you for that. Maging honest kami, Kuya, pero sinet aside namin ang mga sarili namin para sa'yo. Wow. Lahat kami nag-dreams na sana si Kuya ang makakrossover at hindi kami. Kahit gustong-gusto na namin mag-crossover, pero ikaw talaga, kasi alam namin may gusto kaming maging okay kayo ni Ape, pero nung nalaman namin na hindi kayo naging okay ni Ape, nalungkot talaga kami si Tori, ako, kasi yun ang hindi namin inasahan eh. Kasi nag-dreams kami na, nag-wish kami na sana maging okay kayo, pero hindi namin pwede ding i-dictate kung ano yung nararamdaman ni Api at saka sa'yo. Basta ang importante, nagkikita kayo at i-work out yun na lang yan panlabas. So, thankful and thank you lahat kasi never kong naramdaman na bagong housemates ako. So, sorry Mitch if minsan nako-compare ko yung camp kasi wala sa utak ko yung i-compare. Ang nasa utak ko lang, gusto kong i-apply kung anong nasa camp dito. Kunwari ito, maganda kasi itong mag-open forum tayo, diba? Tapos, gustong-gusto ko yun yung malaman natin ng isa't isa. Tapos, mako-compare ko din minsan sa camp talaga kasi, diba, hindi rin namin bahay ito. Gusto ko sila talaga, tinuturuan ko sila na alagaan ang bahay na yun kasi nakikitira lang kami, kumbaga borders lang kami. Kung ako ang landlady at ako may-ari ng bahay, magagalit at magagalit ako kasi sinira nyo yung bahay ko. Ang ganda ng kung paano kami pumasok sa bahay, ganun din gusto ko ang paglabas. Kung gaano kalinis, paglabas namin ganun din kalinis. Yun ang gusto kong maging ma-apply sa bahay ni Kuya. So, sorry kung medyo na overpowered ako sa pag-uutos kasi gusto ko lang naman matuto tayong lahat sa ganun. Kasi kung ako, tutung-tuto naman ako sa buhay ko. So, minsan umiiyak ako kasi feeling ko, andito ako for my dreams, to reach my dreams, pero bakit feeling ko minsan katulong pa rin ako kasi di ba yung mga niroutine ko, yan ang niroutine ko sa Hong Kong eh. Pagising sa umaga, wala akong time mag-fix sarili ko, diretso hugas ng pinggan, maglinis ng banyo, kaya minsan actually feel ko yun na katulong, nag-give up na ako sa pagiging katulong kasi gusto ko maging housemate. Pagpunta dito, parang feel ko katulong din ako kasi, pero kasalanan ko yun kasi hindi ko matiis talaga ang dumi, promise, hindi ko siya matiis, gusto ko talaga na malinis ang bahay, sorry. Basta, sorry for that, basta. Parehas, okay. Parehas lang yan sa, dito para magsaya. Oo, basta sorry. Ay, sorry for that, tapos minsan talaga maging honest ako, ano. Yeah. Diba, pagod ako, may kumain dyan, iniwan lang. Diba, liligpitin ko naman, nakatulong talaga si Mary Grace, boy, kasi, diba, kasi pagod na pagod ako sa practice. Mas lahat tayo nagkapasa-pasa. Pagdating ko dito, sabi ko kung Kuya Mark, sino ba kumain dito? Kasi napapagod na ako. Pagod rin kasi, di ba? Kung lahat kayo susundin ko, sa 3, magpo 4 years ako naging katulong sa Hong Kong. Diyos ko, pagdating dito, katulong pa rin si Diyos ko, Lord, Mary Grace. Kaya yun gusto ko, yung tayong lahat mag-work out. Pero
maghingi talaga ako sorry for that. Sorry, talaga, kasi now we have kung bossy ako ha. Napifeelin niyo na bossy ako kasi mahirap naman kung ako lang lahat gumalaw sa bahay ni Kuya. Mabuti sana may sahod. Di ba? Wala masahod kasi. Katulad ni Joaquim, at least paglabas niya, marunong siya maghugas ng pinggan, maglinis. So, thankful, thank you talaga sa pag-accept sa akin. And I love you. And that's all, thank you. Love you. Love you. Love you. Yeah. Especially the both of you. Hindi naman ako pumunta dito eh. I love you. Katulad lang yun, hindi ako pumunta. Hindi ako pumunta. Bitch, lapel ko, bitch. Ay, Bumi! Ay, dinig ko. Right, okay. Housemates, not housemates! We will definitely clean more. Maglinis ng banyo. We all clean.